Baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid dumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Unang sinabi ni Pablo ang pagtatalo, ngunit dapat po nating maintindihan na magkakaugnay talaga ang lahat ng mga ito. Kapag nakapagpasok ang Diablo ng isa sa mga ito, dapat alam po nating marami nang papasukan ang pagliligaw ng kaaway na maaaring mag-alis sa ating mga paglilingkod sa Diyos at ang allegiance po natin ay mailipat sa allegiance sa kaaway ng Diyos. Kaya dalawa ang ating pinag-uusapang bagay, ang pagsunod o pagpapasakop natin sa Diyos at ang pagsalangsang natin sa Diablo. Pumapasok ang iba't ibang paraan ng Diablo para ang tao ay madaya. Hindi mo na mamalayan sa halip na ikaw ay sumasalangsang sa Diablo ay inaayunan mo na pala ang Diablo. Tandaan natin na ang pag-ayon mo sa Diablo ay mangangahulugan ng hindi mo pagpapasakop sa Diyos. Kaya dito sa ganitong punto, tayo po ay dapat na maging mulat. Hindi tayo dapat maging mga mangmang at hangal sa mga lalang ni Satanas sapagkat nasusulat. Upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Yun ang gagamitin niyang panglilang sa atin. Little we realize na aalis ka na sa pagpapasakop sa Diyos at umaayon ka na sa gusto ng kalaban ng Diyos o ng Diablo. Kaya kapag pumasok na ang mga sinasaksak na diwa, ang mga sinasabing pandaraya ng Diablo, sa maraming paraan na pinag-aralan natin sa 2 Corinto 12:20, baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid dumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Maraming sanga, maraming mga bagay na maaaring hindi mo manonotice kapag ka hindi ka magiging conscious and aware sa mga lalang ni Satanas. Halimbawa, sinasabi mo na, dapat tayo po sa paggawa natin ay hindi tayo magkakakontra. Diyan naman ngayon pumapasok kung minsan ang maliliit na bagay, papasukin ng kaaway. Papasukan na ng kontrahan pati sa kung paano halimbawa ang distribution ng ganito. Hindi dapat na ganoon. Dapat ay ganito ang distribution. At kahit sa program, ang dapat sa program natin ay ganito. Program pa lang yun. Sasabihin pa ng isa, kung yun ba naman ay inalis na lang ang ganito at ganyan. Dapat kasi inaalis na yung ganon para hindi nahahaba. Ikaw na nagsasalita ng mga ganito, hindi mo nare-realize hinahabol mo ang convenience mo, ang kaalwanan mo. Hindi mo nare-realize ginagamit yon ng kaaway sa iyo. Kaya kung minsan, sa halip na ang magawa mo ay kabanalan, ang gagawin ng kaaway ay i-convert niya iyon para maging paglabag mo ito sa utos ng Diyos. Kaya nga may nagsasabi ng mga kapatid, bakit po ganun? Kung kailan naman nananalangin? At saka po ako nakakakita ng kung ano-ano. Nakakakita ako sa isip ko ng mga rebulto. Nakakaisip ako ng kung ano-ano. Nang liligalig kasi ang kaaway para ang pananalangin mo, para sa halip sana na maging isang communication mo sa Diyos ito, ay hindi mo maiaayos ang pakikipag-usap mo sa Diyos. Bahagi ng pagsamba mo sa Diyos ito, kaya liligaligin ka niya. Hindi na po ito bago sa atin, mga kapatid. Tayo man mismo ay ating nararamdaman ang ganyan, pangguguluyan ng kaaway. Doon sa punto na iyon ay maaalala mo, maraming ipapasok na iba-ibang mga thoughts dahil nililigalig tayo ng kaaway. Kaya, dapat lamang na lagi tayong conscious na sa ating pagsasama, hindi natin hahayaan na makapasok ang mga ganyan. Ang mga pagtatalo, kapag nag-uumpisa na, dapat ampatin. Bakit? Dahil kapag nakapasok yan, sa maliit na bagay lang nag-uumpisa magkaminsan yan. Akala mo maliit lang yon. Sa lokal halimbawa, anong bibiling kape? O kaya, sa lokal, ano ba ang ayos na gagawin? Ang sabi ng isa, dapat ganito, mas okay dito ilagay ito. Ang sagot naman ng isa, hindi. Kaya ko inilagay dito kasi mas maganda ang view na makikita. Sasabot naman ang isa, hindi, kasi kapag dyan mo inilagay, ganito ang mangyayari.
Hindi napapansin ng mga ito, nauuwi na sila sa pagtatalo at dinadala na sila ng Diablo sa samaan ng kalooban. Pagkatapos ay dadalo sila na ang nasasabi sa kalooban laban sa mga katalo. Akala mo naman, pagkagaling-galing. Akala mo kung sino? Ano ang dinala? Hindi mo namamalayan. Yun po mga kapatid, whether we admit it or not, ay ito ang realidad. Ginagawang available lagi ng kaaway at kasangkapan ng kaaway ang bawat bagay sa buhay natin, pati ang nararamdaman natin. Lahat ng nakikita natin, ang lahat ng iba't ibang bagay na yan ay papasukin at papasukin ng kaaway. Na iyon naman ang dapat nating kunin na opportunity. Kung matalino tayo, ay gawin nating oportunidad ito para sumunod sa Diyos. Keeping this in mind, ang sinasabi sa unang Juan, ating puntahan. Nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Ang ibig sabihin dito, may hati na naman ang pagiging sa Diyos at ang hindi pagiging sa Diyos. Pagka ikaw ay nahilig sa masama, nawawala ka doon sa linya ng Diyos. Dito pumapasok ang sinasabing good observation ni Doc Pesebre. Kahit saan ka tumingin, ay readily available ang pwedeng ipagkasala ng tao. Makikita mo ang mga ito kahit saan ka pumunta, which is true. Kahit saan ka, sumakay ka ng jeep, magmaneho ka, lumabas ka kahit saan ay makikita mo. Wala ka namang pupuntahan na ikaw ay hindi papakialaman dahil ang Diablo ay gumagala na humahanap ng kanyang masisila. Kaya sa kasunod na talata ang sabi ni Apostol Pedro, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Ibinibilin ni San Pedro yan. Lalabanan nating matatag sa ating pananampalataya ang Diablo. Bakit? Kasi laban yan eh. Pagising mo sa umaga, laban na yan. Bakit? Nagmamadali ka. Hoy, late na ako. Ano ang dapat mo maintindihan? Kakamadali mo, ang dapat sana ay manalangin ka muna pagkagising mo. Pero di mo na nagawa. Ayan na, di ba? Umpisa na ng laban yan. Dapat umpisahan natin sa panalangin. Pagkatapos, dahil nagmamadali ka, natanong ka, oh, saan ka pupunta? Ang sagot mo, naku, huwag mo nga akong buwisitin, ang aga-aga. Kaya ang maghapon mo ay mapupuno ng panghila ng kaaway. Paglabas mo ng bahay, pagsakay mo ng sasakyan, nagigit ka lang ng kaunti ay makikipagmurahan na. Nagmamadali ka kasi. It's a continuing fight. Kaya labanan ito. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Kaya naman nasabi ni Pablo kay Timoteo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Ang pakikibaka ni Pablo ng pananampalataya, alam niya na iyon ay laban talaga. Hindi po natin maialis mga kapatid. Kaya kung makikita po natin ang sinasabi ni Pablo na daya, na sa anumang paraan, anong mga pandaraya, natatakot nga ako na baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid lumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Alam na natin ngayon na magkakaugnay ang mga ito, ang pagtatalo na kaugnayan sa mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid lumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo, na ang kaugnayan ay ang karunungang hindi bumababa mula sa itaas kung hindi nanggagaling sa Diablo. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa Diablo. Yan po ang magiging end result, ang pagsukom mo, pagyuko mo sa Diablo at hindi mo pagpapasakop sa Diyos. On the other hand, kung makikita mo, bawat oportunidad na inilalagay ng Diablo para ikaw ay gumawa ng masama, ay gawin naman nating oportunidad ito para makapagpasakop po tayo sa Diyos. Titignan natin ngayon yon sa ganong pananaw. Bakit? E nandyan yung nanakawin.
Hindi ba oportunidad mo na sumunod sa Diyos? Huwag kang magnanakaw. Ganon din, nandyan ngayon yung mga maaaring pagtalunan. Hindi ba oportunidad naman po natin iyon para sumunod sa Diyos na tayo'y magkasundo-sundo at mag-ibigan sa isa't isa? Bawat pagkakataon na ganoon ay opportunity natin para baligtarin ang inilalagay ng kaaway na oportunidad na kanyang ginawa para tayo pagawain ng masama. Ngunit gamitin naman po nating oportunidad ito na gumawa ng mabuti. Alin yun? Hindi po ba ang mabuti ayon sa nasusulat? Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matwid, at mabuti. Kaya po sa bawat pagkakataon na may inilalagay ang kaaway na oportunidad sa atin para gumawa ng masama, kunin nating oportunidad ito para tayo'y gumawa ng mabuti, para tayo'y sumunod sa utos ng Diyos na mabuti. Ano po ang ibig sabihin? Kung gawin natin ito, ang ibig sabihin ay nagpapasakop po tayo sa Diyos at sumasalangsang tayo sa Diablo. Sa bawat pagkakataon na papasok ang pagtatalo, oportunidad naman natin yan ngayon para sumunod sa Diyos. Ano ang kasunod sa mga sinasabi ni Pablo? Dalawang magkasunod po ito, mga paninibugho, mga kagalitan. Magkasunod, nag-umpisa sa pagtatalo. Dahil ang paninibugho kung ating susubaybayan sa nasusulat, balikan natin kay Santiago, diyan mahuhulog iyan. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kabuluhan at lahat ng gawang masama. Kung saan may paninibugho ay mayroong kaguluhan. Iparalel natin ngayon ito sa 12:20 ng ikalawang Korinto. Mga paninibugho, mga pagkakagulo. Doon na naman pala ito mahuhulog. Ang tanong natin ngayon, anong klase yan na paninibugho? Dapat kasi natin laging ikina-clarify. Puntahan natin sa versikulo 14 kung anong klaseng paninibugho ang binabanggit na yan. Ngunit kung kayo mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Detalyado po, ano? Mapapait na paninibugho ito. At ayon kay Santiago, ito ay laban sa katotohanan. At pagdating sa talatang 16, ang sabi niya, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. At sa talatang 15, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa Diablo. Ang mga ito ang ikinatatakot ni Pablo baka makapasok sa mga kapatid. Anong klaseng paninibugho ito? Ulitin natin ang sabi ni Santiago. Ngunit kung kayo mayroong mapapait na paninibugho, ano ba ang nakapaloob dito pagka ginagamit ang paninibugho? Kapag ini-elaborate mo ito, kasama ito sa mga gawa ng laman na sinasabi ni Pablo. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatwiday ang mga ito. Pangangalo niya, pakikiapid, karunihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho. Pansinin natin kung ano kasunod uli. Mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi. Kaya all together ang mga ito, magkakasama talaga. At yan ay mga gawa ng laman. At kapag sinabing gawa ng laman, tandaan natin ang sinasabi sa Santiago 3:15. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa Diablo. Kapag tinignan po natin yan, mapapa, aba, oo nga pala no, ang paninibugho matching talaga sa pagtatalo. Basahin natin ang 1 Korinto 3:3. Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y mga salaman? Kinaklaro sa Biblia na ang mga ito ay ang mapapait na paninibugho, gaya ng ating binasa kay Santiago. Ang ibig sabihin, kapag mapapait na paninibugho, kapag may pumasok ng pait, ang pait na yan, alam natin kung ano ang resulta niyan. Kapag may ugat ng kapaitan, basahin natin sa nasusulat.
Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Baka kayo ang wika ay bagabagin ng ugat ng kapaitan sumisibol. Ano ang mangyayari? Hindi ang wika kayo makakaabot sa biyaya ng Diyos. Saan ang bagsakbo? Ano ang pinanggalingan? May ugat ng kapaitan. Ano ba ang isang ugat ng kapaitan na makikita mo? Mapapait na paninibugho. Balikan natin sa sulat ni Santiago. Ngunit kung kayo mayroong mapapait na paninibugho, isa po sa pinanggagalingan ng kapaitan iyon. At totoo naman, ang paninibugho ay pinanggagalingan ng kapaitan. At alam ba natin kung gaano katindihan? Basahin natin sa 6:34 ng Kawikaan. Sapagkat ang paninibugho ay pag-iinit ng tao. Ano po yung paninibugho na yan? Pag-iinit ng tao yan. At kapag pag-iinit ng tao, galit ito ng tao. Ano ba ang sabi ng Biblia sa galit ng tao? Sa pag-iinit ng tao, ang sabi ni Santiago, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ating nabasa na ang paninibugho ay pag-iinit ng tao. Kaya kapag paninibugho na, mas matindi. Bakit? Puot ay mabagsik at ang galit ay mamumugnaw. Ngunit sinong makatatayo sa harap ng paninibugho? Matindi talaga. Puot eh. Mabagsik. Ang galit mamumugnaw. Nakita po ba natin kung ano ang daladala ng paninibugho? Saan ka kaya dadalhin? Pansinin natin ang karugtong na sinasabi ni Pablo. Mga paninibugho, ano ang kadugtong? Mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid dumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Kaya magkakaugnay ang mga yan, pagtatalo, ang mga paninibugho, ang mga kagalitan. Hindi ba ang paninibugho ay matindi? Ang puot, ang galit ng tao? Ayon sa Biblia, ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran. Ang paninibugho kaya ng tao, gagawa kaya ito ng katwiran ng Diyos? Ang sabi, puot ay mabagsik at ang galit ay mamumugnaw. Ngunit sinong makatatayo sa harap ng paninibugho? Ang paninibugho ng tao ay matindi, to the point na pumapatay ito kung minsan. Kaya ano ang dulo? Kagalitan! Hindi kasi gagawa ng katwiran ng Diyos ang galit ng tao. Pag pumasok ang paninibugho ng tao, matindi yan. Talagang papasok ang mga pagpatay at nandiyan na lahat. Kaya pinaalis yan sa kapatiran. Ang lahat ng kapahitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglidiba ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Lahat ng kapahitan, ano ang isang pinanggagalingan ng kapahitan? Hindi ba paninibugho? Ang mapapait na mga paninibugho, pinaalis sa atin. Bakit dapat patayin yan? At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Dapat na ang pagkakaalit ay mapatay. Ano ang isang pinanggagalingan ng pagkakaalit? Paninibugho. Kaya magkakasama po yan. Kapag hindi natin tatalinuhan, paano na ang mangyayari? Mawawala ka doon sa linya ng Diyos. At bakit? Mapupunta ka na sa kagalitan, pagkakaalit. Kaya talagang tama ang nasusulat, nagmumula sa pagtatalo at makakarating sa kagalitan. Basahin natin. Ang pasimula ng pagkakaalit ay gaya ng pagbuga ng tubig. Kaya't iwanin mo ang pagtatalo bago mag-init sa pagkakaalit. Saan ka dadalhin ng pagtatalo? Iwan mo wika ang pagtatalo bago mag-init sa pagkakaalit. Kaya kapag nakapasok ang lahat na yan, ang ibig sabihin, dinadala ka doon sa linya ng kaaway.
mamamasdan natin ang pagkakaugday-ugnay ng lahat ng mga yan, at yan ay hindi ang karunungang bumababa buhat sa itaas, kundi sa Diablo. Pare-pareho ng linyada ang mga yan, ang pagkakaalit, pagkakagalitan na yan. Alam po ba natin ang sabi ng Biblia kung paano yan ipinapakita? Ang dapat ay sa Diyos tayo magpapasakop, at ang pagpapasakop sa Diyos ay ang pagsunod sa mga utos niya. Ang dapat ay sasalansang tayo sa Diablo. Kapag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, sa Diyos ka sumasalansang. At ano ang kahulugan kung sa Diyos ka sumasalansang? Pasakop nga kayo sa Diyos, datapat magsisalansang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Maliwanag na sa Diablo ka nagpapasakop kung ikaw ay sumasalansang sa utos ng Diyos. At ang sabi pa ng nasusulat, ang umiibig sa pagsalansang ay umiibig sa pagkakaalit. Napansin po natin ito? Pagka pala ikaw, umiibig ka sa pagsalansang, nangangahulugan na umiibig ka sa pagkakaalit. Ang dapat ay magpasakop tayo sa Diyos, subalit ang nangyari sa iyo ay hindi ka na sa Diyos nagpapasakop. Dahil ang umiibig sa pagsalansang, umiibig sa pagkakaalit. Ano ang pinag-uugatan? Pagtatalo, paninibugho. Ano ang resulta? Pagkakaalit. Saan ka naman nakakita ng nagtatalo na hindi nagkakaalit? At saan ka naman nakakita ng naninibugho at pagkatapos ay magkabatisi na? Kaya nga, yan ang nagiging resulta. Yan ang pagdadalhan sa iyo ng kaaway. Kaya ang pagtatalo, yung paninibugho na yan, ay dapat mga alis sa atin. Dahil mauuwi tayo sa kagalitan, sa mga pagkakaalit, at ang magiging destinasyon natin ay ang gusto ng demonyo na gawin natin. Hindi lang yan, ito pa po ang isa. Itaboy mo ang manliliba, at ang pagtatalo ay maalis. Oo, ang pagkakaalit at pagduhagi ay matitigil. Yang mga manliliba ay pinagmumulan ng pagtatalo. Ano ang kinauubian? Ang pagkakaalit. Pag nawala ang pagtatalo, titigil ang pagkakaalit. Lahat ng yan na ating pinag-uusapan tungkol sa paninibugho, nakalink yan sa pagkakaalit. Tandaan, ang paninibugho na ating pinag-uusapan na yan ay mapapait na paninibugho. Bakit kailangan natin i-identify ang paninibugho na sinasabing mapait na paninibugho? Mababasa sa Biblia, ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. Kung ikaw ngayon ay nagkakamali, baka ang sasabihin mo, eh bakit naman ang Diyos? Mapanibughuin siyang Diyos. Huwag nating kalilimutan, ang galit ng tao hindi gumagawa ng katwiran. Ang tanong, kung may galit ang tao, may galit ba ang Diyos? Ano ang sabi sa nakasulat? Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Bigyan daan ng wika ang galit ng Diyos. Bakit? Yun ang katwira na sinasabi ng Biblia. Ano ang ibig sabihin kung may galit ang tao? Na yung galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran. May galit ang Diyos. Ano ang ginagawa ng galit ng Diyos? Dapat nating maintindihan, ang ginagawa ng galit ng Diyos ay katwiran. Gaya rin ito, mayroong paninibugho, mapapait na paninibugho. Ito yung paninibugho na ipinagbabawal na makapasok sa atin. Ang tanong ng isa, bakit ang Diyos ay mapanibughuin Diyos? Huwag nating kakalimutan na ang galit ng tao hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. At yung paninibugho ay pag-iinit ng tao. Ang ibig sabihin, yung pag-iinit na binasa natin, sapagkat ang paninibugho ay pag-iinit ng tao at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng pag-iganti. Anong paninibugho yan? Paninibugho ng tao. Pag-iinit ng tao yan. Hindi magpapatawad sa kaarawan ng pag-iganti. Balikan natin ngayon ang sinasabing, ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ano ba ang ipinaninibugho ng Diyos? Hindi ba yun katwiran? Katwiran yun. Bakit ba sinasabi na mapanibughuin siya? Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos,
sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin, ay mapanibughuin ng Diyos. Ano ang ibig sabihin? Gagawin mo yung katwiran, dahil ang katwiran ay sa Diyos kasasamba. Kaya ang pagiging mapanibughuin na sinasabi sa talata ay katwiran. Kaya dapat nating maunawaan na ito ay kung paanong yung galit ng Diyos ay katwiran ng daladala, gayon din ang paninibugho ng Diyos na sinasabi. Hindi ito kagaya ng galit ng tao na hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya si Apostol Pablo ay nanibugho rin. Subalit anong paninibugho? Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Bakit kasi dapat sa Diyos kayo susunod ay hindi kayo sumusunod sa Diyos? Ang dapat ay sa Diyos kasasamba ay hindi ka sa Diyos sumasamba. Kaya talagang hindi mo pwedeng sabihin na hindi katwiran yun. Dinidistingue dyan ang pagbaling sa ibang Diyos gaya ng nasusulat. Kinilos nila ako sa paninibugho doon sa hindi Diyos. Kanilang minungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan. Bakit? Kinilos-wika nila ako sa paninibugho. Ang Diyos kasi ang dapat mong sambahin, kaya mayroong paninibughong ukol sa Diyos, sabi ni Pablo. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng paninibughong ukol sa Diyos. Bakit ang wika ang Diyos mapanibughuin? Para lang ganito yan. Di ba bawal pumatay? Ang Diyos ba pumapatay? Basahin natin. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay. Kaya huwag mong i-attribute yun sa Diyos para hindi po magkamali. Huwag natin ilalagay yung sa tao doon sa Diyos. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sasabihin mo, bakit ganon? Ang Diyos mapanibughuin, eh di pareho lang yon. Sasabihin mo, ang Diyos, bakit pumapatay? Kapangyarihan niya yon, katwiran niya yon, sa Kanya yon. Kung siya ang dapat mong sambahin, tapos hindi mo siya sinasamba, kaya sinabi, hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ay mapanibughuin ng Diyos. Ibig kong sabihin, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Dahil kung paano ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, ang galit naman ng Diyos ay katwiran yon. Basahin natin. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Nakita po ba natin? Ang sabi ay bawal gumanti. Itatanong ba natin ngayon, bakit naman ang Diyos ay gumaganti? Kanya yun eh. Huwag mong i-claim yung isang bagay na hindi para sa iyo. Ganoon din ang pagpatay, sabi ng nasusulat na salita ng Diyos. Ako'y pumapatay. Usurpation of authority po ang pagkuha mo ng isang bagay, ng karapatan, ng kapangyarihan na hindi naman sa iyo. Ang pinag-uusapan natin, ang mapapait na paninibugho na nakaugnay sa ayaw ni Pablo na makapasok sa kapatiran kasama ng pagtatalo-talo, kagalitan. Lahat po ng yan ay mauuwi sa pagkakampi-kampi na nakaka-relate sa pagsirang puri, paghahatid dumapit, mapupunta sa kaguluhan, kapalaluan na ang suma total, yan ay salaman sa Diablo. Mapupunta ka doon sa pagsunod sa Diablo. Kaya mahalagang alamin po natin upang huwag tayong malamangan ng kaaway. Pag nag-umpisa na yung mga bagay na ito, mga paninibugho na yan, mag-uumpisa ng lahat, papasok ang lahat. Magkakaroon na ng daladala sa kalooban. Pagka ganito, nakapasok na ang daya ng Diablo na dapat sana harangin nating sama-sama sa ating mga paggawa. Let us take all these opportunities, hindi para kumampi sa Diablo, kundi para sumalansang sa Diablo. Sa bawat pagkakataon na nakikita natin na may inio-offer ng mga iba't ibang bagay ang demonyo para ikaw ay makuha niya,
samantalahin naman natin yun. Paano po natin sasamantalahin? Yan ang pagkakataon natin na magpakita ng pagpapasakop sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Halimbawa, nananalangin ka. Sa pananalangin mo, nililigalig ka. Bigla kang may nai-imagine na kung ano-ano. Doon mo sasabihin lalo, Panginoon ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang sinasamba ko ng buong puso ko. Bakit? Pagkakataon natin yon, huwag po natin pabayaan na iyon ay makaligalig sa atin. Sa mga pagkakataong may mga usaping pag-uumpisahan ng pagtatalo-talo, nakita mo na pati posisyon ng bulaklak kung saan ilalagay ay pag-uumpisahan pa ng pagtatalo. Kung ano ang lulutuin, pansit ba o spaghetti? Ayan na! Let us always be wise. Huwag natin pabayaan yon ay pag-umpisahan, maging ugat ng kapaitan sa atin. Pag dumadating na ang mga paninibugho, bakit yun ay isinama? Ano ba naman ang gagawin niyang doon? Magpapapogi lang yan doon. Baka naman isipin ninyo, inggit lang ako. Sinasabi ko lang naman. Hindi nga ba inggit ka lang? Hindi nga ba't naninibugho ka? Iyon ang pinag-uugatan noon. Kaya mahalaga na maglinis tayo ng kalooban natin. Huwag tayo makalilimot na ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay ang ating puso. Hindi naman natin maikakaila sa harap ng Panginoon. Alisin natin ang mga gayon. Ito pa ang isang halimbawa. Habang nananalangin tayong magkakapatid, nahahaba ang panalangin. Ikaw naman sa loob mo, ang sabi mo, sinabihan na kasi na huwag mahaba. Ito na naman. Kung manalangin, mahaba pa rin. Huwag po nating pabayaan na iyon ay mag-alis sa ating pagtatalaga. Alam natin na continuous naman po ang pagpapaalaala ni kapatid na Daniel. Subalit, mahaba man o maiksi, kung nahaba ang namumuna sa pananalangin, ikaw naman kapatid ay manatiling laging taus sa puso mo. Dahil sa puso mo, sinasamba mo ang Diyos. Kaya kahit abutin pa ng 24 oras, kung ang pinag-uusapan, pagsamba sa Diyos, hindi mo pababayaan na ligaligin ka ng Diablo. Kaya po tayo tinuturuan, huwag tayong magdala sa puso natin ng hindi tama, ng mabigat sa kalooban natin. Gagamitin yon ng kaaway at papasok ang kaaway. Samantalahin natin na gamitan ng pangunawa. Ang maging pagtingin natin ay mas mabuti ang kapatid kaysa sa atin. Ito ay opportunity na dapat ang bawat isa sa atin ay magpasakop sa Diyos at sumalangsang sa Diablo para maipakita natin sa harap ng Diyos na ang gusto natin talagang magawa ay ang Kanyang kalooban. Kaya hinihimay-himay natin ang mga ganito. As much as possible, ay huwag makapasok ang mga bagay na hindi dapat makapasok na isinasaksak sa atin ng Diablo. Ito ay para makapagtulong-tulong tayo sa bawat pagkakataon na may ibinibigay ang Diyos sa atin na buhay at lakas. Magugol natin sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Kung magkagayon, ang makikita nating kapatiran ay isang kapatiran lalong harmonious ang relationship. Mapagmalasakit sa mabuti, kapatiran tumitingin sa kapakanan ng kapatid, sama-sama at nagtutulong-tulong para makasunod sa utos ng Diyos at hindi nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Dahil kung hindi, makakapasok doon ang pagkakampi-kampi, pagsirang uri, paghatid lumapit. Hindi dapat na makapasok sa atin ang mga ito. Mga alisnawa sa inyo ang wika ni San Pablo. Ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit. Yan ang lundo, mga alis sa inyo, pati ng lahat ng mga masasamang akala. Kasama ang lahat ng mga iyan sa aalisin para tayo ay makapagpatuloy na mayroong kapayapaan at kapanatagan sa paglilingkod sa Diyos. Mararamdaman natin ang kasiyahan ng paglilingkod sa Panginoon, ang kasiyahan ng paglilingkod sa Diyos. Dahil tayo ay masayang magkakasama, magkakaakbay na nagpapayuhan sa pagkakaisa, naglilingkod na magkakasing isang puso, at lumalakad na magkakaakbay sa bahay ng Diyos. May dapat po bang i-put into practice ngayon? Basahin natin ang 2:3 ng Filipos. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip
na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Mamalagi nawa ang kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso. Sa Diyos, ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.